Itik, tanda mo pa ba kung kailan ang huling kain mo nito? Anong luto ang ginawa ninyo, mga Marikoy? Hinataan ba ito o gaya nitong patutin? For today's video, mga Marikoy, ay magluto tayo ng patutin or braised duck o braised itik. Linawin ko lang, Marikoy, ah. Itik is also a duck. Alam ko kasing duck yung pato, yung tinatawag na Muscovy duck. Ano ba yan? Nakakahiya ka, Mama Bing. Pato, itik at pekin duck ay mga pato pala. Eh, ikaw, alam mo ba yan? Aminin. Ano-ano nga ba ang mga uri o klase nitong mga pato? At ano ang kaibahan o lamang nitong itik sa kanila? At alam nyo rin ba na sa itik kinuha ang sayaw na itik-itik? At yan, mga Marikoy, ang pag-uusapan natin for today's video. Mangangailangan tayo dito ng mga itik. At ito nga, mga Marikoy, batang-bata itong mga itik. Gaya ng ating sponsor na si Kuya Magilan Bilacha. Maraming salamat po, Kuya Maggi. Bilacha and Bautista family. Itik fresh from Nueva Ecija. Maraming salamat po. Mangangailangan din tayo dito, mga Marikoy, ng bawang sibuyas, laurel, itong pineapple juice at pineapple chunk. Mangangailangan din tayo ng banana ketchup, mga basic na sangkap, at itong sugar to taste. Siyempre, hindi pwedeng mawala itong lemon soda na itago na lang natin sa pangalang Sprite. Ayan, Marikoy, habang chinachani pa itong mga natitirang buhok ng itik at ginagayat natin itong mga sangkap, simulan na nating pag-usapan itong si itik. Ang pato pala na ating kilala o yung may mga pula sa mukha ay ang tawag ay Muscovy duck. At ito namang mas maliit sa kanya, tinatawag na Malyar duck o itong ating bidang si itik. Siyempre pa ang mamahaling si Pekin duck na sosyal at kilala sa mga restaurant. Pero dahil itong itik ang ating bida, siya ang ating pag-uusapan. Alam nyo bang itong si itik ang pinakamalambing sa mga pato? Mahilig itong sumunod at gusto nito ay lagi silang sama-sama. Sana all! Ito ay omnivores na ang ibig sabihin ay kinakain nila lahat. O diba ang syala? Pahalaman man yan, hayop, isda, palaka, insekto, mga tira-tirang pagkain, mga grains gaya ng mais, palay at iba pa, at maging bato ata ay kaya nilang tunawin. Ganyan katindi ang panunaw nitong mga itik. Amazing! Hindi gaya ng Muscovy duck o pato, sila ay walang pula sa mukha. Mahilig ito sa tubig at mahilig lumangoy-langoy. Lalo na nga ang mga batang itik, sila ay mas maliliit ang pangangatawan kumpara sa Muscovy duck. Gaya ng Muscovy duck, sila din ay nakakalipad ng mataas. Ayan, Marikoy, matapos mag-parlor itong ating mga itik, ay lagyan lang natin ito ng asin at paminta. At ito ay ating ipiprito. Oo, Marikoy, kailangan natin itong iprito ng bahagya or yung hindi kailangang lutong-luto. Mag-medyo brown lang siya ay okay na. Mahalaga ito, mga Marikoy, para mamaya pag siya'y pinalambot ay hindi magkalasog-lasog ang kanyang mga balat. Ayan, Marikoy, sa mainit na kawali ay maglagay ng sapat na mantika at prito-prituhin lang natin itong ating mga itik. At tatandaan natin, hindi kailangan yan lutong-luto. Maprito-prito lang ang lahat ng bahagi nito ay okay na. Alam nyo ba ang pure o ang wild na itik ay may kulay green o blue na balahibo sa ulo? Pero dahil ito ay domesticated na o inaalagaan na, ay nag-iba na ito sa orihinal na kulay. Bakit kaya? Alam nyo ba na ang babaeng itik ay mas matingkad ang pagkakulay brown? At kumpara sa pato o Muscovy duck, ito ay mas masipag mangitlog na siya namang ginagawang balot at itlog na pula. O diba, sulit ang pag-aalaga sa itik. Ayan, Marikoy, kapag naprito na natin itong ating mga itik, gamit ang konting mantika na pinagprituhan ito, syempre pa, lalayo pa ba tayo? E nandyan ang lasa! Igisa natin dito ang bawang sibuyas. Halu-haluin hanggang ito'y mag-translucent. At syempre pa, ilagay na rin natin itong panglasang laurel. Sabay na natin ito, Marikoy, sa gisa upang ang kanyang aroma ay umaura. At kapag okay na, ay lagyan ito ng toyo. Mga half cup ng toyo ito, mga Marikoy. Halu-haluin para magsama-sama ang lasa. At kapag okay na, ay ilagay na natin itong pineapple chunk. Syempre pa, isabay na rin natin ang pineapple juice. Sangkutsay natin ito, Marikoy, ng bonggam-bongga. Halu-haluin at hintayin itong kumulo, mga Marikoy. At kapag okay na, ay ilagay na natin itong lemon soda o sa tinagong pangalan natin sa kanya na Sprite. Oo, Marikoy, tinodo ko na nga ang kasalo dyan. At kapag ito'y nalagay na, timplahan ito ng paminta at ang hindi pwedeng mawalang pulang panda para sa umami o linamnam na lasa. Ajinomoto, bikenemen. Halu-haluin lang ito, mga Marikoy. Ating takpan at hintayin kumulo. At kapag ito'y kumulo na, ilagay na natin itong ating mga prinitong itik. Prinito ng konti. At ito ang kanilang moment ng pagpapalambot.
Low fire na tayo dito mga Marikoy. Siguraduhin matatakpan nito ng maiki. Slowly but surely nga tayo dito mga Marikoy. Kapag lumipas ang mayamayana, ay balik ta rin ito upang maging pantay-pantay ang pagkakalambot. Tiyagaan ito mga Marikoy. Ika nga patience is a virtue. Paliguan din ito ng sabaw upang ang kulay at ang lasa ay magsama-sama. Pag nakikita mo ngang konti na lang ang sabaw at matigas pa itong ating itik, ay lalagyan mo ito ng tubig, lemon soda at konting toyo. Tsatsagaan mo talagang ito ay lumambot mga Marikoy. Pero dahil ito ay bata pa, hindi naman nahirapan ang inyong Marikoy. Alam nyo bang 5 buwan mula nang ito ay mapisa, o ay pwede nang mag-asawa at mangitlog? O diba ang bata? At sa 6 na buwan nga nitong itik ay ang kanilang ideal age para mangitlog. At ang mga itlog nito kapag napisa ay inaalagaan o pinoprotektahan ang inahing itik sa loob ng 2 buwan. Pagkatapos ng 2 buwan ay independent na sila o kaya na nilang mag-isa o kaya na nilang makigrupo. O diba ang syala? Pero ito ang nakakabilib sa kanila mga Marikoy. Kaya nilang mabuhay kahit wala na silang nanay o ang inahing itik. Ayan Marikoy, kapag ito'y malambot na ay lagyan na natin ng banana ketchup itong natitirang sarsa. Ipaligo din ito sa mga itik mga Marikoy para sa pantay-pantay na lasa at kulay. At alam nyo rin ba ang isang sikat na folk dance ng Pilipinas na itik-itik ay hango sa salitang itik? Oo Marikoy, naalala nyo pa ba ang sayaw na ito mga Marikoy? Na pinasasayaw sa atin ng ating mga high school o elementary teachers? Diba ang saya? Alala mo pa ba ang partner mo nun mga Marikoy? Uy, kinikilig siya! Ayan Marikoy, habang sinisimmer natin itong itik, tikman mo na rin Marikoy kung anong kulang. At kung may kulang nga ay iyong timplahan. Kailangan syempre Marikoy, ito ay masarap at balanse ang lasa. Ang alat, tamis at umami o linamnam. At almost done na nga ito mga Marikoy. Ang sayaw na itik-itik ay mula sa probinsya ng Surigao. Ito ay kilalang sayaw ng mga taga Mindanao. At ang mga galaw o step nito ay binase sa galaw ng bibi o pato. Ito nga ang ating bidang itik. Kaya naging itik-itik. O siya, sige na at ito'y luto na. Pambihira pala itong si itik. Nagbibigay ng karne na masarap at malasa. Mainam din itong panghanap buhay. Dahil ang mga itlog nito ay matitibay. Na mainam gawing balot at itlog na pula. At ang karne ay pwede rin pangkaldereta, patutin at kung ano-ano pa. Sulit na sulit talaga itong si itik.